God's Day to all, kapamilya! Welcome po ulit sa ating daily devotion. Pray po muna tayo ng saglit and ask God for His presence. Father God, nandito na naman po kami, ang mga anak ninyo. Tulungan niyo po kami sa araw na to, Lord, na sa pagtanggap po namin ng inyong mensahe, mabaon po namin sa buong araw na habang po kami may trabaho, nasa bahay man, nag-aaral man, Panginoon. May it be our strength, Lord, for this day. Maraming salamat po. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. So, ang araw po na to, ang title natin is Stack Some Stones. Stack Some Stones, sabi po niya. At ang ating verse po is taken from Joshua chapter 4, verse 21 to 23. At ang sabi po niya dun, when your children ask their fathers in the time to come, saying, what are these stones? Then you shall let the children know, saying, Israel crossed this Jordan on dry land, for the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed over. So, ang story po nito ay kung si Moses po ay nag-open yung Red Sea, tapos nung wala na siya, ang new leader ay si Joshua. At si Joshua po, isa po ito na proof ni God na siya ay kasama ni Joshua at siya ang piniling leader. Ito po yung time na nag-cross sila sa Jordan River, tapos nag-open din yun, kahit river, hindi ka lang, hindi sea, river nga, pero nag-dry pa rin, nag-stop pa rin yung flow ng water, tapos nakadaan sila sa dry land. Ngayon, si God pa po mismo ang nagsabi kay Joshua, sabi niya, kung babasahin po natin mula, sa chapter 4, verse 1, sabi niya doon, when the whole nation had finished crossing the Jordan, the people, one from each tribe, the Lord said to Joshua, choose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priest stood, and to carry them over with you and put them down at the place where you will stay tonight. Alam niyo po ba yun? Yung parang alaala. Alalahanin niyo ang ginawa kong ito, sabi ng Panginoon. Ano po bang mga alaala ni Lord sa inyo na pag nakita niyo, may storya doon, nakasama niyo ang Panginoon? Ako po, unang-una na ay ito. Ito po tuwing nakikita ko na gaano man ka-sweet ang temptation na ipapakita ng demonyo sa aking mga anak. Ay, naku, muntik na. Ayan, by the grace of God, nakatayo po silang muli. Ano pa, siguro pag nakita nyo yung pintuan ng bahay nyo, sasabihin nyo na, ay, ito, iregalo to ng Panginoon sa akin. Ano pa, maaring yung si Angelo sa amin naman po. Si Angelo, tuwing tinatanggalan ko po siya ng tubig sa ulo, alam niyo po, nakikita ko yung mga scar niya. Meron dito, napakalaki yun. Tinanggal yung kanyang skull dahil bumagsak na yung utak. Tapos, tuwing tinutusukan ko, may mga bawat butas, bawat hiwa sa ulo niya. Naalala po namin kung gaano kabait ang Panginoon, kung gaano siya ka-merciful, kung gaano siya ay siya talaga yung powerful God, the healer. Ano pa? Pag kami po tuwing po kami may natapos na battle, may storya po kaya ang dami-dami namin picture, bawat isa po noon ay may kwento sa aming buhay. Pag tinuro po yan, alam na kung ano yung nangyari. Sino ang may laban ng mga time na yon? Paano nangyari? Paano nahuli? Ganyan. Para makita po ng mga anak ko na sa dami-dami ng picture na nandyan, yun din po yung kadami-daming kasama namin ng Panginoon. Kayo po, ano yung alaala ng greatness, ng mercy, ng grace, ng healing
ng joy at ng love ng Panginoon sa buhay niyo? Meron po ba? Aba, alalahanin niyo po. At sabi katulad po dito, sinabi niya, ay ipagmalaki natin sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya po, hindi naman masamang magsalita eh. Hindi rin masamang maging madaldal. Basta pinagdadaldal lang po natin eh ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Lalo na po pag magkakaapo na tayo. Kwentong balitaktakan po yan pag binigay ang mga apo. Okay, so si Sir Max Lucado po, ito naman ang sabi niya. The secret of survival in enemy territory, remember what God has done. Record His accomplishment in your memories. Memoirs, sabi niya. God knows we need to remember. O, kailangan daw po nating alalahanin. Kasi pag may laban na naman, kuminsan nakakalimutan natin na ano ka ba naman? Ilang laban na ba ang pinagdaanan mo sa mundong ibabaw? At ilang beses na tayo pinagtanggol ng Panginoon, pero dumarating pa rin sa mga punto na parang nanghihina ka na naman. Alam niyo yun, yung pero medyo natatakot ka na naman. God knows we need to remember. Kaya nga po, mula pa noon sa Old Testament, sinabi niya na, kumuha kayong bato. Ano yung sinasabi niya, hoarder, pero hindi po kung minsan eh, kasi may storya yung mga yun. Tapos, that's why he had the Israelites stack some stones. So, they would look back and see and remember. Totoo po. Pag nakikita ko yun, titingin lang ako sa wall. Tapos sasabihin ko, Lord, ang bait-bait mo sa amin. Lord, di mo talaga kami iniwan. Lalo na po ngayon na hindi man po natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Pero po yung mga signs, nandyan na, pahirap na po ng pahirap. Alam niyo po, ito yung isa sa magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Kapag andyan na yung kalaban at panghihinaan tayo ng loob, tingnan niyo yung mga alaala na yun. Tingnan niyo yung mga bagay na yun na magpapaalala sa inyo kung gaano kalakas at ka-powerful si God. Sabi niya, ito, kwento naman po niya sa buhay niya mismo. Ito po, sabi niya, some years back, my daughter Andrea reminded me of this truth. Diba, minsan po talaga yung mga anak pa natin magpapaalala eh. As I was driving her to the middle school one morning, she noticed that I was anxious. Nag-worry, siguro kulubot na rin yung mga noon ni Sir Max Lucado. Malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Why are you so quiet, Dad? Sabi daw nung bata. I told her that I was worried about meeting a book deadline. Haven't you written other books? Sabi ng anak. Yes, sabi ni Sir Max Lucado. How many? At that point, the answer was 15. Naka-15 na libro na naisulat si Sir Pastor Max Lucado. Tapos sabi nung anak sa kanya, have you ever missed a deadline before? Sabi niya. No, sabi ni Pastor Max Lucado. So God has helped you 15 times already, sabi nung anak. Yes. If He has helped you 15 different times, don't you think He will help you this time? Oh, kung nakita niyo na kung paano kayo tulungan ng Diyos paulit-ulit, tingin niyo hindi pa niya tayo tutulungan, lalo na ngayon? Ang translation daw po doon ni nung bata eh. Sinasabi niya kay sa papa niya na, Dad, stack some stones. Stack some stones. Napakagaling po ng Panginoon na sa kahit simpleng bato, kahit sa simpleng mga bagay na meron tayo na naaalala natin kung gaano siya ka-faithful sa salita niya. Ako nga po, tuwing nakikita ko yung mga devotional book na binibigay sa akin, and every devotional book,
meron po kaming laban. Kasulat yung mga memories ng kwento. Pagka po ino-open ko yung mga old, lalo na pang nagde-devotion kami, kukuha lang kami, anong gusto mong devotion, tapos kukuha, bubuksan namin sa day na yon. Tapos makikita namin yung story na nangyayari. Tapos, maamis na lang po kaming lahat. Alam ko pong maraming ways si Lord para maalala nyo siya. Siguro po, magandang kung wala pa po kayong some stones na sinasabi na dapat nating i-stack. Siguro pagka may nangyari sa isa sa buhay nyo ngayon at may maalala kayo sa simpleng kutsara, sa simpleng papel o sulat, stack some stone and see. Baka po kulang pa yung bahay natin pag in-stack natin yung mga bagay na nagpakita siya ang Panginoon at talagang pinaramdam niya sa atin na siya ay kasama natin. Ang sweet talaga ni Lord. Pray na po tayo. Lord, alam po namin na kahit po sa simpleng mga bagay, Panginoon, pwede kayong magparamdam sa amin. Tawarin niyo po kami, Lord, kapag ka po, alam niyo yun, parang hindi lang namin nakita yung tulong ninyo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, help us to stack some stones where we can see, Lord, yung moments na kasama namin kayo sa aming buhay. At tulungan niyo po kami, Lord, na maalala ang storya behind everything. At pag po kami ay nabigyan nyo ng chance sa mga susunod na generation, tulungan nyo po kami maalala yon, yung storya, at ipaglandakan po namin sa kanila kung paano po kami naging victorious. And it's all because you are with us in every battle of our lives. Lord, harap na naman po kami sa buong araw na to. Pinapanalangin ko po ang lahat-lahat, Panginoon, na nakikinig, na nanonood ngayon, Panginoon. At ganun din po sa mga mahal namin sa buhay, sa bawat church na meron kami, Panginoon, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, nawawala sa landas na tama, sa landas niyo, Panginoon. Pinapanalangin po namin silang lahat. Kami pong lahat, Panginoon, sa araw na to, na matatapos po ang araw, na makikita po namin how faithful you are in our lives. Help us to obey, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po, kapamilya. See you again po tomorrow. Bye-bye!